Yo mga boys, welcome back again sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Ito na naman po yung ating motor, si TMX Autobive Alpha. Naglalambing na naman. So yung kanyang batteries mga boys, medyo napapansin ko na hina na. So kailangan bantuan natin siya ng distilled water o rin pambanto lang. So yun nga mga boys, dahil naglalambing na naman itong ating motor, so kailangan na tinanggal ko muna yung battery, tapos babanto natin siya ng pambanto lang para sa battery. So bago tayo magsimula mga boys ng ating tutorial is, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-hit niyo notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos kagaya nito. So ito mga boys, tip lang ulit. Ano? So pag nagtanggal tayo ng ganitong battery, so yung mga terminal, mapapansin nyo, ayan o. Kakameron na siya nung dumi. Yung parang asin-asin. Yan. So, kailangan nilinisin nyo yan ganyan. Kikikilin natin yan o kaya liha. Ayun. Tapos, yung pang lalagay natin sa battery, wag po tayong bibili ng puro. Sabihin nyo lang po sa bilihan po ng mga solution, yung pambanto lang. Kasi pag puro yung ilalagay natin, yung matapang, masisira po yung battery natin. So ito muna yung gagawin natin, nilinisin muna natin ito ng kikil. Ayan mga boys, makintab na. So kailangan yung part nung nadikit sa battery, makintab yan, malinis. Yan. And then, pati yung battery, yung mismong battery, yung terminal niya yun, nilinisin din natin yun. So yun po yung ating battery ni Alpha. So Emerflex, pang ano po ito, CB125. Tapos sa inyo yung pambanto. So kailangan hindi siya masyadong matapang. So bago natin bantuan, linisin muna natin yung terminal. So ayun mga boys, makintab na ulit yung terminal niya. Ayun o, malinis na ulit. Pero yung battery medyo madumi. Huwag nyo napansin yung dumi ha. Baka ma-bash nyo pa ako sa dumi. At least, babantuan natin siya ngayon. So yun, kailangan natin siyang bantuan. Ah, ito. Ito ano lang to, 35 pesos. Pag mabibili kayo, sabihin nyo lang yung pambanto. Tapos hanggang dito lang sa upper level. So, lalagyan ko muna siya. Tapos, after nyo lagyan, huwag nyo muna siya sasarduhan. Hayaan nyo lang siya mga 10 minutes. Tapos, after 10 minutes, check nyo yung voltage. So, kung hindi pa siya nag-charge or hindi pa umangat ng 12 volts yung kanyang voltage, kailangan nyo siyang i-charge. So, ito, sasalinan ko muna. So ayan mga boys, nalagyan natin ng pambanto yung battery natin. So hayaan nyo na muna siyang bukas, mga 10 minutes. And then, check tayo ng voltage after 10 minutes. So pa kailangan 12.5 pataas or 12.4 pataas yung voltage niya. So pag po mas mababa pa dun sa 12 volts or hindi nyo na-reach yung 12.4, 12 point, ganon, something.
So kailangan tayo mag-charge. And then after nyan, pwede natin igabit doon sa motor. Tapos check natin yung charging system. So yun ang inyong kakalimutan lagi i-check, yung charging system niya, yung charging output. Kasi kahit maganto tayo, banto tayo ng banto, tapos nag-overcharge na pala yung ano natin, yung regulator natin, mauubos din agad yung tubig na nilagay natin. So ito siguro isang taong mahigit na. Siguro mga 2 years na. Ngayon lang nakapagbanto. So ito mga kuys, kailangan gawin nyo ito regular. So siguro kahit 1 month, check nyo yung fluid level ng ating battery. So yan lang, oh, hanggang upper lang siya. And then isa pang note, yung battery po natin, huwag nyo pong ipapatong sa malamig, sa semento. Kasi nakaka-drain po ng voltage yun. So kailangan sa ganito, no, goma siya. O kaya sa kahoy, sa paleta. Ano po? So mamaya, balikan natin, tapos check tayo ng voltage. So yun, okay, after 10 minutes, saratuhan na natin. Ngayon yung takip. Yun. 6 to. And then, check natin yung kanyang battery voltage. So once na okay na yung voltage natin, nunod nyo lang i-charge yung battery. Pag below 12 or hindi siya naabot ng 12.4 something, so kailangan nating mag-charge ng battery. Okay, gawa tayo ng multi-tester. Okay, multi-tester, set tayo sa DC. Ayan, DC. Tapos yung range niya is kailangan sa gitna yung decimal point. Tapos positive at negative. Negative. So yun, alright, 12.6 na yung ating ano, voltage reading. So goods na yan, pwede na natin siyang ilagay sa motor. Alright. So yan ang mga coils, nagabit na natin yung battery ng ating TMX. So huwag nyo kakalimutan to pag ditubig pa yung ano nyo, battery nyo. So yung kanyang breather hose. Kasi pag tumulan dito sa cover, sisira po yung mga tutuluan niya. So, kailangan, huwag nyo itong kakalimutan. And then, check natin yung kanyang battery voltage output. So, doon sa kanyang charging system. Switch on. Nagdulo ko na yung starter ko. Ayaw agad gumana. Igani ko, sira ang motor. Yun. So, kailangan ko ng backup. Na taga-check ng battery voltage dahil wala maghahawak ng cellphone. Tayo ko lang si partner. Kumuha na ng backup, taga-build ng motor natin. So, lagyan natin yung negative tapos positive. So yun, goods na, 14 volts. Okay. Goods na. Okay. Ganda na kasimple. So yun lang mga boys, thank you.